Welcome to Donmar TV News Channel. I just find it a little discomforting that you openly admitted that you're lying to the public. Although I know that maybe you can justify it by saying it's for the greater good so that we don't lose our contracts. Ma'am, I'm not lying to the public, considering that I'm saying that considering in order to correct the impression of the public that we are doing an overpricing. We just say indicative price of not more than 700. Okay, sir, but with all due respect, I thought I asked you that. So you basically lied to the public and you said yes. No, ma'am. I just say that the prices that had been published in the newspaper is incorrect, considering that it is not the real negotiated price. Merong iba dyan because wala silang nakuha kay Galvez, kay wala man talaga, walang pera, laway pa lang ito lahat, conversation, istorya. Meron na nagsabi may corruption o na they were able to obstruct or prevent corruption because of their timely in. Alam mo, nagbulador ka. Mag-usap nga tayo, tayo lang. Kung sino nagsabi niyan, please rise and be brave enough to say that you're the one. I'd like to talk to you. Tayo lang dalawa. Maski saan mo gusto, sa bahay mo, para medyo maganda ang usapan o hindi sa labas kasi bawal. You can do it in the there in the house at office at Pasig. The pinapalabas na napigilan namin yung corruption timely dahil sa pag wala pa sinasabi ng ang bayad diyan maging anuman pera na cold cash or papel lang yan. Hindi yan magpadala ng pera doon, ng papel yan sa bangko, yan. That it will be credited sa account kung sinong manufacturer. Hindi hawak si, walang hawak ng pera dyan. Actually. Kaya dyan ako na, kasi walang nakuha. And, they're still trying to prick the brains of Galvez, looking for something which is not there at all. Itong corruption, at I am speaking in behalf of sa amin lahat dito, yung gamitan ng pangalan, alam mo kami politiko, lalo na nung election, kung sinong lumapit sa amin magpa-photo, o di, politiko, buto yan eh. Ngayon, peace time na, tapos na ang eleksyon, itong lokohan na pakita nila, katabi ko sila, o sa kasal na magkakumari, kumpari kami, tapos may nilalakad, tapos sabihin na lalakarin namin yung papel mo, bigyan mo kami ng down payment ng ano. Mga kababayan ko, mahirap lang kami. Pero hindi, I'm sure kami lahat, hindi namin daanin sa, may utusan kami. Pag binanggit yung pangalan, ni Secretary Lorenzana, Secretary Galvez, Secretary Duque, pag ginamit yung mga pangalan nila niyan sa mga contract purchase, the mere fact na nagamit ng pangalan, wala yan. Walang pumapatol dito sa amin ng ganun. Yang lakarin. On the other hand, kung malaman namin, madisgrasya ka pa. Yung may mga tao na nag-iikot
Nasabi nila, lakari nila, alam mo ang gawin ninyo kung nagbigay na kayo ng pera? Purnada talaga kayo. Kaya hindi naman totoo yan. Saksakin na lang ninyo. Saksakin na lang ninyo. Huwag mong barilin kasi maingay. Madali ka mahuli. Saksakin na lang ninyo. Wala yan. Ito yung mga parasites, mga linta, and they thrive on the gullible. Yung pati yung naive, nalulukuhin mo yung kapwa mo tao. Kasi kung alam mo, kung straight ka, ang contract mo maganda, kompleto, walang kulang, you do not have to convince anybody that it is really good because it is really good, then bakit kayo pumasok maniwala itong mga tao na ito? Marami ito umiikot. Marami. Ang NBI nito may nahuli araw-araw. Ngayon, ang para matapos na ito, lahat sa NBI pati pulis, sa lahat na mahuli ninyo sa mga ganun, dalhin ninyo sa opisina ko. Gusto ko lang silang kausapin. Gusto ko silang makausap, bakit hanap ganyan ang hanap buhay nila? Kasi lukuhan eh. Yan ang problema dyan. Alam mo, walang nagpapaloko, walang naloko kung walang magpapaloko. I am calling on the NBI to double their time pangpahuli nito. Hulihin ninyo ito, tapos kung ano, ma-detain ninyo yan sa gabi, wala pa naman yun, bago ninyo dalhin sa korte, to for filing of the charge, idaan mo nga sa Malacañan. Tignan ko lang ang pagmumuka nito. Ang sarap kasi mag gano'n ang muka. Yung mukha ng tao, paliitin mo. Kasi maraming sumbong dito sa amin. 50 years ko, ngayon lang ako mag-umpisa na magkurakot. Bakit hindi ko inumpisan nung 23 years ako mayor? O hindi, marami na sana akong pera kung tumakbo ako ng eleksyon. Ang mga heads of office secretary, alam nila yan. Basta itong masabi ko sa iyo. Mahilig ako sa pakain yung ano, papel. Siguraduhin mo lang na yung transaction na ginalalakad mo, ilan-ilan lang yung papel. Kaya kung bulto yan, magtae ka talaga ng papel 5 araw. Itong isa pa, may lumalapit, umiikot. Tinan, maraming maisip itong mga kalungkot. Lapitan kanila, kunwari itong si, kunwari lang, total, itong dismiss na ito, Rodrigo Valencia, lapitan yan siya. Tapos sabihin, lalakarin namin na yung dismissal mo, paiba, suspension na lang. 1 araw na lang ang suspension mo, hindi na dismissal. Kung ikaw naman si Rodrigo Valencia, puntahan mo na lang ako. Ibigay mo yung pera para kainin mo. Marami ito.
Kaya ito rin, kung matimingan mo sa dilim, saksakin mo rin. Yan ang dapat sa mga tao na